Hindi akalain ng isang NBI agent na ang nahuli at inakala niyang masamang tao ay ang dalagang ipakakasal pala sa kanya at anak ito ng chief na boss niya. Paano nga ba ito nangyari? Pagka-uwi ni Beatrice, Bea for short, sa kanilang mansyon, magkahalong kaba at lungkot ang kanyang nararamdaman. Alam niya sa kanyang sarili na hindi papayag ang kanyang ina sa pag-e-enroll niya sa Military Academy. Pero yun talaga ang kanyang gusto, simula't simula pa lang. Nang makapasok si Beatrice sa dining area, naririnig niya ang iba't ibang boses na nakakausap nga ng kanyang ina. Sinilip niya ang loob ng dining at napakunot ang kanyang noo sa mga bisita nito. Ang isang ginang lang ang natatandaan ni Beatrice. Nakita na niya sa lumang katalog ang babaeng yon. Siya, si Herna Salve, ang Miss Intercontinental 1979. Turan nga ni Beatrice sa kanyang isipan. Alam mo sis, dapat mapakasal na natin ang dalawa sa lalong madaling panahon to secure our assets at para makuha na rin ng anak natin ang chance to explore things. Pabirong wika ni Herna. Natawa naman ang bahagya si Loren sa sinabi ng kaibigan. Actually, hindi papayag ang mister ko sa isang arranged marriage. Pero sumang-ayon lang siya kagabi dahil sa notice na hindi makukuha ni Beatrice ang manin niya sa side ng kanyang lola kapag hindi pa siya kasal at the age of 24. Yun naman pala eh. Convenient din naman sa part ng anak mo. Sagot ni Herna at kumagat ng fresh egg pie na binili pa nga nila sa sikat na pastry shop. Yung anak mo ba pumayag na? Baka mamaya maging kawawang Beatrice ko kapag nalamang may girlfriend yung anak mo. Hindi nagkaroon ng nobya ang uniko iho ko. Busy yun sa pagtatrabaho para manahin ang posisyon ng asawa mo. Turan ni Herna at nailing na nga lamang. Napataas naman ang kilay si Loren at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang kumare. That's impossible. He has undeniable psych. Sure akong marami nang nakashare sa higaan niyang anak mo. By the way, no offense intended. Hindi ko naman i-de-deny. Siyempre, sa sobrang ganda ba naman ng lahi ko, imposible talagang maging behave ang kababaihan kapag kaharap siya. Nakangising sagot pa nga ni Herna na talaga namang binibida ang anak at may binulong pa kay Loren. Napalimun naman si Loren sa gawi kung saan nagtatago si Bea. Mabilis namang nagtago ang dalaga sa likod ng poste at halos pigilin ang hininga para lang hindi siya makagawa ng ingay. Sa mabuting palad, hindi naman natumayo si Loren para tignan ang itinuro sa kanya ni Herna. Let's settle here. Kailan ang kasal? Untag nga ni Herna. Hindi ko pa nasasabi sa anak ko. Sabihin rin muna sa anak mo para hindi tayo mahirapan. If naayos na ang lahat, let's work on it after a month, okay? Nakangiting sagot nga ni Loren habang sayang-saya nga na nag-iisip sa tema ng kasal ni Beatrice. Pumatak naman ang pasaway na luha ng dalaga at dahan-dahang naglakad palayo sa dining. Nang makalabas siya papuntang garden, ay napatakip na nga lamang siya ng bibig. Tumakbo siya papunta sa comfort room ng servant's quarter para doon tuluyang mag-iiyak. Panay ang kanyang hikbi na matagal na nga niyang ikinukubli. Habang nasa hapagkainan ng pamilya Galvez, napansin ni Lusandro ang namamagana mata ng kanyang anak na si Bea. Hindi rin ito nagkukwento ng mga bagay na nangyari sa kumpanya nito tulad ng kanyang nakaugalian. Is there something wrong, my child? Wika na nga man ni Bea, ngunit sa sobrang dami ng iniisip ng dalaga, ay hindi niya marinig ang sinasabi ng ama. Muling tinawag ni Lusandro ang pangalan ng dalaga, pero wala pa rin itong imik. Tumayo na nga si Loren at tumabi sa kanyang anak. Baby, what's wrong? What's going on? Nag-aalala lang tanong pa nga ng ginang. Doon pa lamang,
Napatingin ang dalaga sa kanyang magulang. Kapansin-pansing puno ng takot at lungkot ang mga mugtong mata ng dalaga. "If I'm gonna ask you, what's going on, Mom?" Napatigil naman si Lisandro at Loren sa tono ng pananalita ng kanilang anak. Ibinaba ng ama ni Beatrice ang hawak na kubiertos at nagpunas ng kanyang bibig. Si Loren naman ay naupo sa katabing upuan ng kanyang anak. "I think this is the perfect time, hon," untag ni Loren. Tahimik namang naghihintay si Beatrice na manggaling sa kanyang magulang ang mga plano ng mga ito sa kanyang buhay dalaga. "Beatrice, you have to get married for convenience." Hindi na napigilan pa ni Beatrice na muling maiyak dahil sa pangungusap ng kanyang ina. "Why? I just wanna know why." Hinaplos ni Loren ang likod ng kanyang anak at napapikit naman ang mariin si Lisandro dahil sa paghikbi ng kanilang prinsesa. "Anak, para yun sa financial stability mo, tsaka para makuha mo ang mana mo sa lola. Kung gugustuhin mo namang hiwalayan ang lalaking yun, pwede mo namang gawin after 2 years. "Tama na, Loren. Let her breathe." Maautoridad na wika ni Lisandro at hindi na nakatiis na hindi yakapin ang kanilang nag-iisang anak. "I'm really sorry. If you don't want this marriage, pwede kang hindi pumayag." "No, Lisandro. She has to keep on track." Hindi siya maaaring basta na lang tumanggi sa kasalan na yon, lalo na at pumayag na ang kabilang partido. Wika ni Loren na nagtaas na nga ng kanyang boses sa asawa. Naging isang linya naman ang kilay ni Lisandro at inis na napatingin kay Loren. "Uunahin pa ba natin yon? Kesa sa kagustuhan ng anak natin, mas iniisip mo sila kaysa sa personal na decisions ng unika iha natin?" Sasagot pa sana si Loren para magpaliwanag, ngunit agad na tumayo si Beatrice sa kanyang upuan. "Stop!" Napahilamos na lang ang dalaga sa kanyang naririnig na pagtatalo. "Gusto ko po munang mapag-isa." Basag boses na saad nga ni Beatrice at hindi na hinintay ang sagot ng kanyang magulang. Agad siyang tumakbo sa kwarto at kinulong ang sarili. "This is not my fate. I prefer to make it different." Tura ng dalaga sa sarili. Hinanap ni Beatrice ang lahat ng litrato niya sa bawat sulok ng bahay. Inipon niya ang mga yon at inilagay sa isang kahon. Dahil na rin sa pagiging observant niya sa trabaho noon ng kanyang ama, bilang investigator na gawa ni Beatrice, naburahin ang ibang information niya sa data. Ganon din ang mga pictures niya na nasa social media na masigurado na ng dalaga na wala na nga siyang natitirang impormasyon. Kinuha niya naman ang mga itinabing pera na maaari niyang gamitin sa kanyang panimula. Hinihintay ni Lisandro ang kanyang mag-ina. Pakaramdam niya ay wala na nga siyang magawa para sa sitwasyon ng anak. Halos mag-away na rin silang mag-asawa kagabi dahil sa pagpilit ni Loren na ipakasal ang kanyang unika iha sa anak ng amiga nito. Although hindi naman na natuloy ang swestyon ni Loren at pumayag na nga itong hindi tuloy ang kasunduan. "Wala pa si Bea?" Malungkot na tanong ni Loren at naupo sa tabi ng kanyang asawa. Ibinaba naman ni Lisandro ang hawak na tasa ng kape, tsaka ngumiti ng marahan sa kanyang pinakamamahal na asawa. "Mamaya rin kakausapin na tayo nun. Normal naman na ang nararamdaman ng anak natin." Tumango na nga lamang si Loren at kinuha ang kanyang cellphone para tignan kung naka-online ang kanyang anak. Ngunit laking gulat niya nang mapansing deleted at inactive na nga ang lahat ng accounts ng kanyang anak at deleted na nga rin ang conversation ni Beatrice. Napansin naman ni Lisandro ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng kanyang misis. "Hon, what's the matter?" "Si Beatrice." Biglang pasigaw na tawag ni Loren sa ngalan ng kanilang anak. "Manang, nasaan ang susi ng kwarto ni Bea?" Sigaw pa nga ni Loren. Agad namang kinuha ng kanilang kasambahayang duplicate key ng kwarto ng dalaga. Inaalalayan nga ni Lisandro si Loren sa pag-akyat sa hagdan dahil halos magkumahog ito sa pagtakbo patungo sa kwarto ni Beatrice. Ni hindi man lang kumatok si Loren sa pintuan ng kanyang anak at binuksan ito. "Beatrice?" Tawag ni Loren sa tabi ng kama na may talukbong ng kumot.
Pero nakakailang ulit na nga siya sa pagtawag at hindi man lang gumagalaw ang kumot at higaan. Tinanggal ni Loren ang kumot at gulat na napahawak sa kanyang dibdib. Puro unan lang kasi ang nakalagay sa ilalim ng kumot na ikinorteng tao. Nakuha naman ni Lisandro ang ibig sabihin ng ginagawa ng kanyang asawa. Binuksan niya ang pintuan ng banyo ngunit wala ring Beatrice na lumabas. Chinat niya ang bawat sulok ng kwarto, lalo na ang bintana kung saan maaaring daanan ng kanilang anak. Pero tila nasaniban ng pagiging militar si Beatrice. Wala siyang naiwang kahit anong bakas ng kanyang pag-alis. Napansin naman nilang mag-asawang may note na nakalapag sa ibabaw ng lamesa ni Beatrice. Umiiyak si Loren habang hawak ang letter na isinulat ng kanilang nag-iisang prinsesa. "I really appreciate how you cared for me, Mom and Dad. This is not a rebellion, but I want to make things by my will for the first time. I don't want to be controlled anymore. I promise not to forget all the lectures that you've taught me. I hope to make you proud even if I do things against your plans, Mommy. Anytime soon, babalik po ako and give you the medals that I longed for, Dad. I love you both. Sana po wag niyo na akong hanapin. At hayaan niyo na po ako na gawin kung anong mga pinapangarap ko. I miss you, Mom and Dad. You are the best parents a child would ever have." Basa nga ni Loren sa sulat ng kanilang unika iha at napahagulgol na nga lamang ng iyak. Mabilis naman siyang niyakap ni Lisandro at nakakaintinding hinaplos ang likuran niya. Sa kabilang banda, "Sir, nakita na namin ang target," sabi ni Cardo sa kabilang linya. Naka-wired sa bawat isang miyembro ng NBI sa mainstream nito. Ang operasyon kasi nila ngayon ay pagtugis sa mismong sindikato na si Governor Lando Vasquez na kalaban ng kaibigan ni Hector. Matagal na rin nilang minamanmanan ang tanyag na gobernadora. At ito na ang nakikita nilang tsansa para matimbog ang katiwalaan nito. Pagpasok ni Hector sa isang gusali ay agad na nangyari ang engkwentro. Kaya sa kabilang ruta sila pumasok at hinanap ang mismong crime suspect. Habang nakikipagtugisan si Hector sa mga nakikita niya ang sindikato, patuloy niya ring sinusundan si Governor Vasquez. "Gov, sumuko ka na!" sigaw ni Hector nang mamataang wala ng alalay ang governor. "Ano ako siya nga? Hindi ako susuko sa inyo." Balik na sigaw naman ng matanda at pinaulanan pa nga si Hector. Nag-cover naman ang binata sa mismong pader na nasa likod niya. "Vasquez, huli na to, sumuko ka na. Napapaligiran ka na namin." Sigaw ni Hector at kinalas ang magazine. Inis niyang ibinulsa ang magazine dahil wala na nga kahit isang bala. "Tsaka mahaba ang dala ko, marami ako." Dagdag pa nga na sigaw niya. "Ano baliw?" Muling kinalabit nga ni Governor ang gatilyo. Pero nag-crack lamang ito. Tila nawala ng dugo ang mukha ng matanda dahil naubusan na nga rin siya ng bala. Nakangisi namang lumabas si Hector sa pinagtataguan at tinawid ang pagitan nila ng matanda. Sinipa nga ni Hector ang likod ng Governor kaya napadapa ang matanda sa sahig. "Pinahirapan mo pa akong gurang ka. Tanda-tandaan mo na, ang bilis mo pa rin tumakbo." Sabi ni Hector at pinusasa ng tanyag na Governor. "Bitiwan mo ako. Babalikan kita. Kayong dalawa ng kaibigan mong abogado." Asik pa nga ni Governor Vasquez at nagtangka pang sipain ng paa ni Hector. Sa bilis ng reflexes ni Hector ay nakiilag nga siya sa aksyon ng gobernador. Binatukan ito ng binata at kinalagkad palabas ng abandonadong gusali. Matapos ang pagkahuli sa governor ng Santa Estrella, ay agad na tinawagan ni Hector ang kanyang abogadong kaibigan na si Garrett Romero. "Dude, napadala ko na sa kulungan yung regalo ko sa kasal mo," pabirong wika ni Hector. "Thanks bro, enjoy your vacation. Hintayin ka namin sa China sa araw ng kasal. Simulan mo nang maghanap ng sasang-ayon sa ugali mo." Natawa naman si Hector sa banat sa kanya ng kanyang best friend. May sasabihin pa nga sana siya rito nang may narinig nga siyang kalampog sa likuran ng sasakyan niya. Pinatay niya agad ang tawag at bumaba ng sasakyan para i-check kung ano ang tumutunog. Nang nasilip niya ang ilalim ng sasakyan, may pusang lumabas mula rito kaya napatanga na nga lamang siyang naglakad pabalik sa kotse. Finally,
makakapagpahinga na rin. Inuunat-unat ni Hector ang kanyang katawan. Nadaanan niya ang mga taong nagkakagulo sa gitna ng kalsada papunta sa direksyon ng village ng kanilang pamilya. Agad na naalarma ang binata nang mapansing may hawak na kung ano ang isang lalaking sibilyan at nakatutok nga ito sa isa sa tatlong pulis na kaharap nito. Napamura nga siya. Mukhang pahinga na pero magiging bakbakan pa. Naiiling na wika ni Hector at ipinark ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at bumaba papunta sa lugar ng panibagong inkwentro. Akmang tatakbo pa nga ang lalaking sibilyan na may hawak na kung ano nang harangin nito ni Hector. Mabilis na itinulak nga ng lalaki sa tapat ng dibdib ni Hector ang hawak niya, ngunit mabilis pa nga sa alas 5 ang pag-agaw ng binata sa hawak nito na patalim at itinutok nga sa ulo ng sibilyan. Tarantado ka? Kakana ka pa? Inis na itinulak ni Hector ang lalaki tumarap sa tatlong pulis. Anong kaso ng isang to? Human trafficking. Wika ng isang pulis at pinusasa ng sibilyan. May kasama pa nga to eh. Chicks sana. Kaso nagtutulak. Baka sa boses ng isang pulis, ang panghihinayang patungkol sa babaeng kasama ng sibilyan. Sinunda naman ni Hector ang sasakyang kinalalagyan ng sinasabing chicks na pusher. Ito siya sir, ayaw pang umamin eh. Pagbukas ng sasakyan, nakita ni Hector ang isang dilag na panayang tiglas at iritabling humarap sa kanya. Para namang natigilan si Hector sa tanawing nakikita, isang dalagang nakaposas na nagmamay-ari ng malatyos ang mukha. Para itong paborito ni Lord sa sobrang kasapatan ng bawat sulok ng mukha nito, lalo na ang nangungusap nitong mga mata. Natigilan na nga lamang si Hector sa pagtitig sa mukha ng dalaga ng magsalita ito. I already told you na hindi nga ako pusher, pakawalan niyo na ako! Sigaw nga ng babae. Pakiramdam ni Hector ay natatanga siya sa pagiging delusyonal niya. Para kasing narinig na nga niya ang ganoong kasing tinig. Hindi niya lang matandaan kung saang lugar niya ito narinig, pero sigurado ka ba? Paano mo nalaman na isa siyang pusher? Tanong ni Hector sa kasamang pulis. Eh sir, itinuro na siya ng lalaking may hawak kanina. Tapos may 200,000 cash siyang hawak. Pero panay pa rin ang tanggi nito eh, na hindi raw totoo ang pinagsasasabi ng isa. Sagot naman ng pulis. Kahit saang hukuman pa tayo makarating, hindi ko nga kilala yung kagong yun. Nandito ako para mag-aral, no? Nagtanong lang ako sa kanya kanina kung saan ang sasakyan ng taxi. Tapos bigla niya na lang akong itinuro kung nasan kayo. Siyempre, madali lang namang magbintang, no? Ay nako, kayo kasi naninindak eh. Inis naman at tura ng babae. Hinarap nito si Hector nang may pagsusumamong mata. Sir, please, palayain niyo na po ako. I can speak for my rights naman eh. Just please alisin niyo na tong posa sa kamay ko. Pakiusap ng magandang dalaga. Tinitigan ni Hector ang mukha ng dalaga. May kung ano sa kanyang sarili na hindi niya maintindihan at gusto niyang maniwala sa babaeng kaharap. San mo nakuha ang 200,000? Pang-uusisa nga ni Hector. Sa daddy ko! Binigay niya yon pang bayad ng tuition ko. Walang gatol na sagot naman ng dalaga. Who's your dad? Tawagan mo siya para mapapunta natin sa presinto. Wika naman ni Hector. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig ang dalagang may posa sa kamay. Nawalan ng kulay ang kabuuan ng maganda nitong mukha. At natuod na lang sa kinauupuan. I can call him. Alanganing sagot ng magandang dilag. Napatagilid naman ang ulo ni Hector at marahang tinignan ng babae. At bakit? Busy kasi siya ngayon. Sa Europe. Kaya imposibleng makakarating si dad. Turan nga ng babae. Kahit kulang sa pag-aaral na tao, ay masasabing nagsisinungaling nga sa parteng yun ng babae. Hindi nakaligtas sa mata ni Hector kung paanong namula ang mukha nito at lumunok ng makailang ulit. Kaya naman, nag-aalangan na nga at nagtataka si Hector sa sinasabi ng babae na maaaring walang katotohanan. Tell me his name. Tatawag ako sa kakilala ko. Just to confirm your true identity. I can't ruin his reputation. Malungkot na saad ng babae. Nang biglang sumabat nga ang kasama nitong pulis. Ano sir, kailangan na naming dalhin sa presintong lalaking to eh. Sabat nga ng pulis sa usapan nila Hector at ang dalaga. Kung ipapasama kong babaeng to sa kanila, baka mamaya, isa palang mambabatas ang tatay nito. Siguradong problema yon kapag nagkataon.
Kapag sinungaling naman ang isang to, malamang gagawa at gagawa pa rin to ng mali at magiging sakit sa ulo ng pulis. Wika nga ni Hector sa kanyang isipan at binabalanse ang magiging desisyon niya. I'll take her. Sagot ko na ang isang to. Napahilot si Hector sa kanyang noo at humarap sa pulis. Bigay mo sa akin ang susi ng posas. Ako nang bahala sa isang to. Kapag nun laban. Sugi agad. Dagdag pa nga ng binata at tinignan ng dalaga. Sinamaan naman siya nito ng tingin at bagyong napangiwi. Gusto niya sanang matawa sa reaksyon ng babae pero mas pinili na nga lamang niyang magpakapormal. Pabali ang ibinaba ni Hector ang dalaga sa sasakyan at tinahak ang kanyang kotse. Pinagbuksan niya ito ng pinto at patulak na pinaupo. Aray! Ano ba? Nakakasakit ka na ah! Inis na usal ng dalaga na pinagwalang bahala ni Hector. Pagkapasok sa sasakyan, mabilis na minaneho ng binatang kotse papunta sa kanyang bahay. Bahagya pa nga siyang natigilan ng maalalang hindi niya pa natatanong ang pangalan ng dalaga. Anong pangalan mo pala? Tsaka ilang taon? Rice Alves, 22 years old. Walang ganang sagot ng dalaga. Saan mo ba ako dadalhin? Legal age naman pala, pwede na. Wala sa sariling usal nga ni Hector. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Takang tanong ni Rice. Sa bahay ka magstay. Hanggang hindi pa tapos ang bakasyon ko at hindi ko nakakausap ang tatay mo, hindi ka makakalaya. Given naman ngayon, pero iba yung narinig ko kanina eh, anong pwede na? Curious na tanong ng dalaga. Hindi naman siya pinansin ni Hector at ipinasok ng sasakyan sa napakagandang bahay. Baba, don't feel at home, magtatrabaho ka, under sa akin. Wika ni Hector na siyang ikinainit ng ulo ni Rice. Ako? Magtatrabaho? Kayang-kaya kitang pasweldohin kung papalayain mo lang ako. Tsaka hindi mo ba ako narinig kanina? Ang sabi ko mag-aaral ako at yung perang nasa bulsa mo, pangbayad ko yan ng tuition. Mahabang litanya ng dalaga. Umarte naman si Hector na parang nililinisan ng tenga. Alam mo na bibingin na ang tenga ko sa'yo eh. Hindi ka ba pwedeng sumunod na lang? May 2 buwan pa naman bago ang pasukan. Tsaka next month, tapos na ang vacation leave ko. Kaya mahahanap ko agad ang tatay mo. Sagot ni Hector at hinapit ang bewang ni Rice. Matapang namang nilabanan ng dalaga. Sa tingin si Hector at talagang hindi ito matras. Hahanapin ko ang tatay mo. Sa ayaw o sa gusto mo. Nakangising tura ni Hector at hinilang muli si Rice papasok sa kanyang tahanan. Nang makapasok na nga si Rice sa loob ng silid ni Hector, ay agad siyang napakamot ng ulo. Sa isip niya hindi siya maaaring ibalik ng lalaking nagdala sa kanya sa mansyon. Dapat makagawa siya ng paraan para makuha ang pera niya at makatakas dito. Napakagat na lang si Rice ng kanyang kuko at pinag-aralan ng paligid. Laking gulat ng dalaga nang makitang may mga surveillance camera sa loob ng kanyang silid. Ibig sabihin, mapapanood niya ang bawat kilos ko? Usal nga ni Rice sa kanyang isipan. Inakyat ni Rice ang CCTV at tinakpan ito ng isang tissue paper. Hindi naman nagtagal at bumukas nga ang pintuan. Pumasok si Hector na puno ng inis sa kanyang kabuuan. Bakit mo tinakpan? Bahay mo ba to? Inis na wika ng binata. Namewang naman si Rice at tinapatan ang inis sa mukha ni Hector. Bakit? Ako bang nagdala sa sarili ko rito sa loob ng bahay mo? Napipikon na ako sa iwa. Dapat lang. Piloso pong sagot naman ni Rice at napairap pa nga sa kanyang kausap. Nagmarcha palabas ng kwarto si Hector at pabalibag na isinara ang pintuan ng kwarto. Ngiting tagumpay naman si Rice dahil napikon niya ang mayabang na lalaking yun. Hindi uubra sa akin. 30 ko ng nanay at tatay ko sa mga ganitong bagay. Mahinang usal ng palabang talaga. Naupo siya sa sahig at muling nagmukmuk sa gilid nang makaramdam siya ng pangangawit at nahiga na nga lamang siya sa kama at hinintay na bumalik ang binata. Hindi pa rin kasi may tatago na nakulong siyang muli sa ibang pagkakataon. Pero this time, parang tamang tao ang nagkulong sa kanya. May sense ba na tamang tao ang kayang magkulong sa'yo? With the fact na hindi ko naman lubos na kalala ang Bruce kong lalaking yun. Sa isip-isip nga ng babae, habang nag-iisip ay hindi maiwasan ng dalaga na hindi maalala
ang itsura at wangis ng binata. Yung nangungusap niyang mga mata, yung seductive lips niya na parabang nagpapabilis ng kabog ng puso niya. Pero sa isip niya, sino ba naman ang hindi bibilis ang kabog ng puso pag ikaw na ang pinusasan at halos idala na ng presinto kahit wala namang kasalanan? Kung minamalas ka nga naman. Pero ang isa pa na nasa isip niya ay ang pamilyar na body figure nito sa kanya. Maaari kasing nakita na niya ito somewhere, yung ganoong type ng katawan. Pwedeng sa magazine o sa telebisyon, maaari rin sa social media pero parang it's more on personal ko siyang nakita. Blurred lang talaga ang memory ko. Sa kabalang banda nakaupo nga si Hector sa tapat ng kanyang monitor kung saan napapanood niyang natutulog ang bisitang babae. Akala ng dalaga kanina ay naisahan na nga niya si Hector. Hindi niya alam nang pumasok ang binata ay may naidikit itong camera na halos kasing laki lang ng munggo sa gilid mismo ng pader. Nagtipa si Hector sa kanyang keyboard ng mismong sites ng tanging mataas na opisyalis lang ang nakaka-access. Ito ang gamit nila para sa mga pribadong detalye sa bawat tao sa bansa. Bakit no found laging nakalagay? Tinipa niya pa sa ibang sites ang pangalang Rice Alves pero wala talagang lumalabas sa information nito. Binalikan nga ni Hector ng tingin ng dalagang mahimping na natutulog sa kama. Kumpirmadong sinungaling nga ang santo. Mahinang usal ng binata at tinawagan ng kanyang kaibigang si Garrett. Nagising si Rice na madilim na ang paligid at tanging sinag ng buwan lang ang nakakapasok sa silid na tinutuluyan. Hinanap niya ang switch ng ilaw at lumabas ang kwarto. Bumaba siya sa hagdan para hanapin ang kusina. Kanina pa rin kasi kumakalam ang kanyang tiyan at dahil na nga rin sa gutom. Nang matagpuan ni Rice ang kusina, doon niya lang napansing may kanina pa na nakatingin sa kanya. Tumutungga ito ng bote ng alak kaya mas naging alerto nga si Rice sa kilis nito. Anong ginagawa mo rito? Sita sa kanya ni Hector. Napansin ni Rice na marami nang naiinom nitong alak base na rin sa mga boteng nakalagay sa lamesa. Pero mukhang mataas ang tolerance ng binata pagdating sa alak. Kahit sa boses nito ay hindi mo may hihimikan ng kalasingan. Nagugutom ako, kailangan kong kumain para hindi ako magkasakit. Sarkastikong sagot ni Rice. Buksan mo yung ref, magluto ka, nagugutom rin ako. Sinamaan ni Rice ng tingin si Hector at hindi man lang ito napikon sa kanya. Bagkus ay umisi ito na parabang gustong asarin ang buong pagkatao niya. Makabalik lang ako kay Daddy, sisiguraduhin kong magbabayad ang santo. Usal nga ng dalaga sa kanyang isipan. Ano pang tinitingin-tingin mo? Magluto ka na, kapalit ng pagstay mo rito sa bahay ko. Wala namang libre sa panahon ngayon. Inis na tinungo ni Rice ang refrigerator at naghanap ng maaring lutuin. Napaisip siya ng pangganti man lang sa binata. Ano palang ayaw mo sa pagkain? Ayaw mo ba ng manghang? Tanong ng dalaga. Tinignan ni Hector si Rice na parang kinakalkula ang galaw ng dalaga. Ayoko ng maanghang, sasakit ang lalamunan ko. Sagot ng binata at tumango naman ang kanyang bagong napakagandang kusinera. Napagdesisyonan ni Rice sa magluto ng tinola habang sinasantukan niya ang kanyang amo. Nagdurog siya ng siling labuyo at inilagay sa mismong sabaw na ibibigay niya kay Hector. Napangisi si Rice sa isipang makakaganti nga siya sa pagiging brusko ng binata. Handa ng pagkain, mahal na hari. Mapangasar nga na wika ni Rice at inilapit na nga ang sarili sa pagkain kanyang niluto. Hindi pa man siya lubusang nakakasubo ay naubo na nga si Hector. Napangisi si Rice dahil pakiramdam niya sumasakit talagang lalamunan ng mayabang niyang amo. Pero bago pa mabuo ang saya ng dalaga, bigla na lang naupo ng maayos si Hector at minisaan siya. Alam kong gagawin mo yon. Halata naman na sa hilat siya mo, sa mukha mo. Napipikong kinain ni Rice ang manok na kanyang niluto. Naisan siya ng binata sa pagkakataong to. Ngunit sa isip ni Rice, hindi maaaring maging tau-tauhan lang siya ng pulis patola na to. Kinabukasan maagang bumangon si Hector para i-review kung may kakaibang ginawa pa nga ang kanyang bisita. Matapos kasi nilang kumain kagabi ay hindi na ito sumasagot sa pang-aasar niya. Habang pinapanood ni Hector ang footage kagabi, napansin niya namang may pinaplano ang dalaga sa footage ng camera ngayon. Napamura nga siya. Ano ginagawa niya?
Tanong ni Hector sa kanyang sarili. Hinubad ni Rice ang kanyang pangitaas na damit at sinunod niya naman ang kanyang pantalon para namang namuo ang pawis sa noo ni Hector dahil sa ganda ng kanyang tanawin mula sa kamera. Sinusundan niya ang bawat kurba ng katawan ng dalaga. Parang gusto niya na uminom ng tubig dahil sa pagkatuyo ng kanyang lalamunan. She's 100 but her lies. Grabe. Usal nga ng binata. Sunod na hinubad ni Rice ang kanyang pangloob na kasuotan. Naisip niya kasing labhan ang kanyang damit lalo na at wala siyang kahit na anong dala ngayon. Mabuti na lang talaga, tinakpan ng CCTV. Nakangiting wika nga ng dalaga at itinago ang katawan sa puting kumot na kanyang ginagamit. Matapos maglaban ni Rice ay ipinatuyo ang kanyang damit gamit ang hand dryer na nasa CR. Lumabas na nga siya para kausapin ang masinsina ng binata. Halos kakasara lang ni Rice ng kanyang pintuan nang may lumabas sa kabilang pintuan. Masama ang tingin ng binata sa kanya, kaya't napataas ang isa niyang kilay. Bakit ganyan ka tumingin? Inaano ba kita? Masungit na tanong ni Rice. Hindi mo pa nga ako naano pero, naano na ako. Pasaring nabulong ni Hector sa hangin. What? Usisa ng dalaga at nilapitan pa nga si Hector. Nagugutom na ako, magluto ka. Inis na usal nga ng binata at tinalikuran ng dalaga, sabay Martia, pababa ng hagdan. Magsasalita pa nga sana si Rice, ngunit mas pinili nga niya na manahimik na lang. Inis na nakatingin si Rice sa bultong nasa harap niya. Walang hiyang lalaking to. Balak talaga akong kuhaing chef sa mansyon niya. Inis na bulong pa nga ng dalaga na napalingon sa gwapong binata. Dalian mong magluto, baka ikaw pa ang makain ko. Saad nga ni Hector, pero hininaan lang niya ang bulong. Sa isip nga ni Rice, kanina pa niya sinasapak ang mayabang na lalaki. Pilit niya na lang itong iniintindi dahil mukhang maling bangon ang nangyari rito. Ang aga-aga, nakabusangot ang muka. Nang matapos ang lutuin, agad na naghain na nga si Rice sa lamesa. Pabagsak niyang inilapag sa harapan ni Hector ang kanyang niluto. Tahimik namang naghihintay ang pinata na maupo sa tabi niya si Rice. Ngunit lumayo ito sa kanya. Bakit dyan ka? Takang tanong nga ni Hector. Ni hindi ka pa nga nagpapakilala sa akin. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Anong trabaho mo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga at hinawakan ng mariin ang kutsilyo. Napailing na nga lamang si Hector dahil sa paraan ng pagkahawak nga ni Rice nito. Hector Salve po, 28 years old po, isa po akong utusan ng mambabatas. Simple ang sagot ng binata. Utusan? Eh bakit sir ang tawag sa iyo ng mga pulis kahapon? Ungkat pa nga ni Rice at tinignan ang bawat galaw ng binata. Normal lang natawagan yon, ma'am. Sarcasticong wika ni Hector. Kahit papaano ay nasatisfy naman si Rice sa isinagot sa kanya ng lalaking kaharap. Ngunit para siyang nabingi dahil sa apelyido nito. Hindi kaya kamag-anak siya ni tita? Tanong nga ng kabilang parte ng isipan ni Rice. Habang tumatagal unti-unting nakikilala ni Rice ang binata, minsan pa nga ay nagtataka na nga siya kung bakit palaging nakasunod sa kanya si Hector. Pero sa paningin niya, naging mainam naman ang lahat. Kailangan niya rin kasing makita ang binata para maiwasan ito ang paghahanap ng dokumento niya. Kahit nahihirapan siyang sumagot minsan sa mga tinatanong nito. Ipinagbabaka sakali niya na lang na hindi ito makahalata sa kanya. Paano ka natutong magluto? Tanong ni Hector habang sumusubo siya ng cheesy spare ribs. Turo ng mommy ko. Madalas kasi ang sermon at lecture ni mommy on how to be a great wedded wife. Sagot naman ni Rice na parang may pagkasarkastiko. After 3 weeks, makakabalik ka na sa duty mo? Yes, may babalik na rin kita sa tatay mo. Biro nga ni Hector, kaya sinamaan siya ng tingin ni Rice. Yung mga mata mo parang laging may panaksak sa tuwing binabanggit ko ang pagbalik ko sa iyo sa tatay mo. Ano ba kasing meron? Takang tanong nga ni Hector sa babae. Natigil si Rice sa pagnguya ng kanyang pagkain at ininom nga niya ang tubig. My parents and I are really close, but you can assume na isa akong rebelding anak na ayaw sumunod sa kagustuhan ng magulang.
Sad nga ni Rice. That's a fact. People may think na sobrang babaw ng rason ko para umalis sa parents ko, pero habang buhay na kasi, ang usapan na yun, ang kasal. Hindi naman panandali ang utos lang. Usal nga ni Rice at pinapanood ang magiging reaksyon ni Hector. Ibinaba ni Hector ang kanyang kubyertos at pinag-iisipan ang kanyang sasabihin kay Rice. Siguro nga ang parents niya ay mga kilala, mga elite, kaya kailangan niya pang i-cover up ang pagkatao niya kahit sa akin. Pinunasan ng binata ang kanyang bibig at inilapit ang baso sa kanyang tabi. Hindi naman ako mapanghusga. Isa pa, I've never been wear your shoes, kaya hindi ko pwedeng magsabi ang kahit na anong comment sa'yo sa magulang mo. Sana lang magkaayos kayo. Sigurado naman akong mahal na mahal ka ng parents mo at ang ikabubuti mo lang ang gusto nila. Nakangiting wika nga ni Hector. Parang nahaplos naman ang puso ni Rice sa kanyang narinig. It's good to know na hindi bias ang bawat opinion ng binata. At maganda rin pala itong kausap. May sense. Hindi rin ito mabilis manghusga ng kapwa kahit na may kayabangan ito sa katawan. Anyways, ikaw ba? Saan ka talaga nagtatrabaho? Saang police station ka nakadestino? Pag-iiba nga ni Rice ng usapan. Napansin naman ang dalaga na nagkaroon ng hesitation si Hector sa pagsagot sa kanya. Napainom pa nga ito ng tubig bago magsalita. Hindi ako sa police station nakadestino. Medyo na-promote ako ng konti. Natawa naman si Rice sa maingat na pamamaraan ni Hector sa pagsagot ng tanong niya. Mukhang hindi lang siya ang may itinatago. Himala, hindi ka ata may habang ngayon ah. Natatawang biro pa nga ng dalaga sa kanyang kaharap. Anong course mo pala? Di ba sabi mo mag-general ka this school year? Undergrad ka ba? Tanong pa nga ng lalaki. Graduate ako ng Bachelor of Science in Business Administration. Major in Marketing. Maikling sagot ng dalaga at tinipon ang kanilang pinagkainan sa lamesa. Oh, eh bakit mag-aaral ka ulit? Tanong muli ni Hector at sinundan si Rice sa tapat ng lababo. Kasi gusto ko. Bawal ba? Natatawang sagot ng dalaga at saka sinabunan ng plato. Gusto ko kasing makapagtapos ang kursong pinagkait sa akin. Tsaka kahit papaano gusto ko ma-experience yung mga bagay na matagal ko ng pangarap. Dagdag pa nga nito. Aksidente namang tumalsik ang sabon sa mukha ni Rice. Nagdadalawang isip pa siya kung paano pupunasan ang kanyang pisngi. Gayong masabon nga ang kanyang magkabilang kamay. Sa di malamang dahilan, pinunasan ni Hector ang mukha ng dalaga. Hinawakan pa nga nito sa braso para maging maayos ang pagtanggal niya ng sabon. Natigilan nga si Rice sa paghuhugas ng pinggan. Nang lumapat kasi ang kamay ni Hector sa kanyang mukha, ay para siyang nakaramdam ng libo-libong baltahe na kuryente sa katawan niya. Maging ang binata ay natigilan din sa sariling aksyon. Hindi nakakasiguro si Rice kung bakit parang lumalapit ang mukha ni Hector sa kanya at kusang kumilos naman ang kanyang katawan na mapaharap sa binata. Nang matatawid na ni Hector ang pagitan ng kanilang mukha ni Rice, bigla namang may nag-doorbell sa gate ng mansyon. Sa gulat ni Rice ay naitulak nga niya ng mahinang binata at napayuko na lang, tsaka bumalik sa paghuhugas ng plato. Nadismaya naman si Hector at nagpaalam na nga na pupuntahan ng bisita. Pagkalis ni Hector, napahawak si Rice sa lababo. Kinuwestiyon ang sarili sa naging reaksyon niya sa bruskong lalaki. I've never been like this. Usal pa nga ng dalaga at ipinilig ang ulo. Inis namang naglakad si Hector palabas ang kanyang bahay. Dapat importante ang istorbo na to. Kung hindi, makakasakal talaga ako ng tao ngayon. Turan nga ni Hector sa kanyang isipan. Pero bigla na lang siyang napahinto at nagkunot ng noo. Napagtanto niyang wala siya sa lugar na magalit, madismaya o mainis man lang sa nangyari kanina. Ni hindi ko siya girlfriend para gawin ko ang dapat na gagawin ko kanina. Turan niya sa sarili. Umakyat si Rice sa kanyang silid at naghanap na lang ng kanyang babasahin. Iniwawaksin niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Hector. You are better than this. Kausap ng dalaga sa kanyang sarili. Nang makuha ni Hector ang pinadala ng mommy niya na pasalubong galing sa Negros, ay pumanhik na nga rin siya sa kanyang silid. Doon niya pinanood ang ginagawa ni Rice sa kama. Paulit-ulit na umiikot ang dalaga sa higaan. May ilang beses din itong umiiling-iling at sinasapo ang ulo.
Napangisi ang binata sa kaning nakikita. Hindi lang pala ako nakakaramdam ng ganito. The feeling is mutual. Nakangiting wika ni Hector habang nanonood sa dalagang naguguluhan sa sarili. Nagpabalik-balik ng lakad sa loob ng kwarto si Rice na hindi talaga mapakali at iniisip kung lalabas na ba siya para sa gabihan o hindi pa. Matapos nga niya kasing mabasa ang librong The Playing Priest ay bigla na naman siyang bumalik sa realidad at yun ay walang iba kundi ang makasama na naman ang binatang may kagagawan kung bakit naguguluhan ang kanyang isipan. Bubuksan na sana ni Rice ang knob ng pintuan nang kusa itong bumukas at nakasilip ang mukha ni Hector. Halos isang pulgada na nga lamang ang distansya ng kanyang mukha sa binata. Hindi malaman ni Hector kung aayain niya bang kumain si Rice o siya ang kakain dito. Wala sa sariling napakagatang dalaga ng ibabang labi at bahagyang napaatras. "May I come in?" tanong ni Hector. Napatango naman si Rice at tumakbang pangmuli, palayo sa binata. "Ayaw mo pang kumain?" "Mauna ka na, medyo busog pa kasi ako." Pagtangging sagot nga ni Rice. Umupo naman si Hector sa edge ng kama. Mauupo na rin sana si Rice nang mapatid siya sa librong nalaglag kanina sa sahig. Hindi inaasahan ng dalaga na mapahawak sa binata. Sa kinasamaang palad pa ang kanyang kamay na padpad sa ibong walang pakpak. Namula ang mukha ni Rice at hindi naman may pinta ang mukha ni Hector. Mabilis na inalis ng dalaga ang kanyang kamay sa alagad ng binata na nasa pagitan ng hita nito. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Rice dahil hindi niya alam ang unang sasabihin kay Hector. Bago pa man tuluyang makalayo si Rice, ay hinila na nga siya papalapit ni Hector at ikinandong sa kanyang hita. Natuod naman ang dalaga habang hinihintay ang gagawin sa kanya ni Hector. Sobrang kabat excitement ang nararamdaman ni Rice. Never in her life na nagkaroon siya ng ganitong interaksyon sa isang lalaki. Bantay sarado kasi siya ng kanyang ama at ina. Kaya ito ang unang beses na makakaramdam siya ng halo-halong emosyon. "Sorry, it was an accident." Parang batang wika nga ni Rice, ni hindi siya makatingin sa mata ng binata. Hinawakan ni Hector ang baba ng dalaga para maangat ang tingin nito sa kanya. Napansin naman ni Hector ang paglunok nito bago binasa ang ibabang labi gamit ang dila. Natatakamang binata sa kanyang putahe ngayong gabi. Hindi maiwasan ni Hector na magkaroon ng iba't ibang imahinasyon sa pagitan nila ni Rice. "May I?" Mapangakit nga na tanong ni Hector. Naguguluhan namang napatingin sa kanya si Rice at sasagot pa nga sana ito nang siilin ito ng halik ng binata. Napadilat ng malala si Rice dahil sa basa at malambot na bagay na lumalapat sa kanyang bibig. Ngunit para siyang idinuduyan ng paraan ng paghalik ni Hector. "Ganito pala ang mahalikan? Parang may piyesta sa loob ng kalamnan ko." Turan nga ng dalaga sa kanyang isipan at ipinikit na nga rin ang kanyang mga mata. Dinama at nilasap ang bawat paglaro ni Hector sa loob ng kanyang bibig. Ikinawit na Rice ang kanyang kamay sa batok ng binata at itinagilid ng bahagya ang kanyang ulo para mas mabigay ang magandang angulo kay Hector. Ramdam niyang napangiti ang binata sa kanyang bibig at mas idiniin ang paghalik sa kanya. Halos maubusan na nga siya ng hininga sa katawan bago ihiwalay kay Hector ang kanyang sarili. Tinititigan nga ni Rice ang bruskong lalaking kanyang kinaiinisan, kaya hindi niya maiwasan ang pamulahan ng pisngi. Pakiramdam niya kasi ay napaka-easy to get niyang klase ng babae. Halos isang linggo mahigit pala silang magkakilala pero nakahalik na agad dito sa kanya. Dagdag pa ang pagiging masikreto ng binata sa kanya. Gustong sampalin ni Rice ang kanyang sarili dahil sa pagiging pabaya niya. Para siyang naaakit nang walang ka-effort-effort. "Why?" tanong ni Hector kay Rice dahil baka sa mukha nito ang alinlangan at disgusto. "May problema ba? Parang hindi to tama." Mahinang sagot ni Rice at napatingin sa mga mata ni Hector. "Hindi natin kilala ang isa't isa. Tapos may ganito na agad?" Malumanay nga na wika ng dalaga. Napaisip naman si Hector sa sinabi ni Rice. Medyo nakaramdam pa nga siya ng lungkot nang umalis ang dalaga sa pagkakaupo sa kanyang hita. "We are adults. Alam naman natin kung ano yung ginagawa natin. And I promise to make things right and clear. At pinapangako ko sa iyo na hindi lang to last." Sagot ni Hector
at saka tumayo. Naguguluhan si Rai sa sinasabi ni Hector sa kanya. Hindi niya malaman kung ano ang kahulugan ng right and clear. Gusto niya sanang magtanong dito ngunit lumabas na nga ito sa kanyang kwarto. Pabagsak na inihiga ni Beatrice ang kanyang katawan sa ibabaw ng kama. Ang kaninang masaya niyang puso naging mapait dahil sa pag-iwan sa kanya ni Hector. Yes, si Beatrice nga, si Rice. Laking gulat nga ni Beatrice nang bumalik ito at daladala ang mga folder na may mga lamang papeles. Napansin naman ang binata na naguguluhan ng talaga sa kanyang hawak na folder kaya inilapag niya ito sa tabi ni Rice at naupong muli sa kama. Here's my personal files. I want you to scan this and make yourself confident with my basic information. Marahang saad nga ni Hector. Napabuka naman ng bahagya ang mga labi ni Rice dahil sa sobrang gulat. She didn't see this one coming. Ang akala niya kasi ay confidential ang lahat ng bagay na tungkol kay Hector. Bakit mo naman ginagawa to? Tanong ng dalaga. Para siyang nakokonsensya sa binata dahil nakikita niya sa mga mata nito ang seal na maipakikilala ang sarili sa kanya. Samantalang siya itong maraming lihim na itinatago. Para makilala mo ko, sagot ni Hector at ngumiti sa dalaga. Hindi kita pipiliting ipakilala kagad ang sarili mo sa akin. Alam kong hindi totoo ang pangalang Rice na ibinigay mo sa akin. Pero I will wait until you are comfortable to tell me who you really are. Hayaan mo lang akong maging malapit sa'yo. Baka sa tinig ni Hector ang pagsusumamo sa dalaga. Hindi rin naman siya binigo ni Rice at tumango na nga lamang ito. Hindi napigilan ni Hector na yakapin si Rice. Ngayon lang kasi siya nakaramdam ng ganito. Kahit nabuo at masaya ang pagsasama ng kanyang magulang, at pinalaki siya ng mga ito ng tama, iba pa rin kapag may tao kang gustong alayan ng lahat sa'yo. Dumaan ang mahigit isang linggo, naging mas panatag ang kalooban ni Rice sa binata at ganun din naman ito sa kanya. Habang naglilinis si Rice ng ref, ay napansin niyang kaunti na lang ang stocks nila. Kaya napagdesisyonan nga niyang puntahan ang binata, ngunit hindi pa nga siya nakakailang hakbang ay bigla na lang may yumakap mula sa likuran niya. Napangiti si Rice dahil napaka-pamilyar sa kanya ng amoy ng binata. Hey, stop being cringe! Saway nga ni Rice kay Hector, ipinatong naman ng binata ang kanyang baba sa balikat ni Rice. Halos tabi na nga ang kanilang mukha dahil sa ginagawa ni Hector. Cringe daw, pero kinikilig ka. Pangaasar naman na sagot ni Hector. Hindi binasa ni Rice ang laman ng folder na dala kagabi ni Hector. Naisip niya kasing mas makabubuti kung sa natural na paraan nila makilala ang isa't isa. Lalo na't hindi pa nga siya handang magsabi sa binata kung sino talaga siya at kung ano ang background niya. Magkahalong pangamba at takot kasi ang nararamdaman ni Rice. Maaari kasing iwanan siya ni Hector kapag nalaman kung sino ang kanyang ama o di kaya ibalik siya nito sa puder ng kanyang magulang. You're spacing out. Anong iniisip mo? Tanong ni Hector na nakapagpabalik sa realidad ni Rice. Wala. Naisip ko kasi kung pwede ba tayong mamili ng pagkain kasi konti na lang stock sa ref. Ipinaharap ni Hector si Rice sa kanya at hinalikan ng noon nito. Sure, anything you want, sagot ng binata. Pilit namang itinago ni Rice ang kilig sa sarili. Mahirap din kasing mapredik ang mangyayari kapag nagkaalaman na nga silang dalawa. Bigla na lang nagring ang phone ni Hector at agad niyang sinagot ito nang makitang mommy niyang tumatawag. Niyakap niyang muli si Rice at halos idagan na nga ang sarili sa dalaga. Hello ma'am? Good afternoon, my favorite child. Masayang bati ng ina ni Hector. Natawa naman ang binata sa itinawag sa kanya ng ina. Siya lamang ang paborito na anak dahil wala naman talaga itong choice. How are you, my gorgeous mommy? Wika pa nga ni Hector at naramdaman nga niya ang bahagyang pag-uyog ng katawan ni Rice. Malamang ay natatawa ito sa biruan nila ng kanyang ina. Ikaw talaga, manang mana ka sa dad mo. Anyways, do you remember your marriage? Natigilan si Hector dahil sa narinig. Nabaon niya na kasi sa limot ang inaalok sa kanya ng kanyang ina. She's nowhere to find. Kaya kailangan ka makausap ng future in-laws mo para matulungan mo sila. Napakala si Hector sa pagkakayakap kay Rice. Base sa ekspresyon ng mukha ng dalaga,
Hindi ito makapaniwala at halong gulat at lungkot ang mababasa sa mga mata nito. "Ma'am, I can't go with it. I mean, I can help Tito, pero hindi ko kayang pakasalan ng anak niya." "What?" Gulat na tanong naman ang kanyang ina. "Nag-agree ka na sa akin, remember anak? Mahirap nang bawiin yan, lalo na't nagkakaproblema sila rito. Bakit? May girlfriend ka na ba?" Usisa pa nga ng ina ni Hector. Napatingin naman si Hector sa dalagang kanyang kaharap at hinawakan ng kamay nito. "Wala pa po, ma. Pero may nililigawan na ako. You will meet her soon." Nakangiting wika nga ni Hector. "Anak naman, nilalagay mo ako sa alanganin eh. Kapag nagalit ang in-laws sa'yo, dapat labas kami ng dad mo ha? Kasi baka masira ang friendship namin dahil sa padalos-dalos na decisions mo. But help them first after ng bakasyon mo, okay?" Mahabang litanya ng mami ni Hector. Napangiti namang muli ang binata kahit na hindi naman talaga siya nakikita ng kanyang ina. "Sure, Mom, I love you." Wika pa nga ng binata at nagpaalam na nga sa kanyang ina. Nang maibaba na nga ni Hector ang kanyang cellphone, hindi siya makaimik sa dalaga. Para silang nagpapakiramdaman. "So, ikakasal ka na pala?" Tanong na lang ni Rice at napabuntong hininga. "Hindi sana kung magiging akin ka." Banat naman ni Hector at inampas siya sa braso ng dalaga. Pero sa bilis ng reflexes ng binata, ay nasalo nito ang kamay ni Rice at hinila palapit sa kanyang dalaga. Napahawak si Rice sa matigas na dibdib ng binata at sabay silang napatingin sa mata ng isa't isa na parabang nag-uusap na lingguwaheng sila lang ang nakakaalam. Hindi na pinatagal pa ni Hector ang kanilang tinginan at siya na mismo ang naglapat ng labi sa dalaga. Bukas loob namang tinanggap ni Rice ang halik sa kanya ng binata. Masaya siyang makilala si Hector na handang gawin ang lahat kahit na hindi pa sila gaanong magkakilala. Sana lang ay may lakas din siya ng loob tulad ng binata. She promised to herself na one of these days, sasabihin niya na nga ang totoo kay Hector. Habang nasa grocery store si Rice at Hector, ay magkahawak ang kanilang mga kamay. Masaya silang namimili ng karne nang baka na kanilang bibilhin nang may lumapit na babae kay Rice. Natigilan naman ang dalawa sa paglalakad dahil sa tanong ng di kilalang babae. "Hi, ikaw po ba yung reigning Miss Negros na lalaban sa Binibining Pilipinas?" Tanong ng babae at halos yakapin na nga si Rice sa sobrang pagkamangha sa kagandahan nito. Hindi ako yun. Baka kamukha ko lang." Sagot ni Rice at nagbigay ng alanganing ngiti sa babae. "Ganun po ba? Sobrang ganda niyo po kasi kaya akala ko po ikaw siya." Malungkot na wika ng dalaga at inilabas ang kanyang cellphone. "Pero pwede po bang magpa-picture kahit isa lang po please?" Pangungulit pa nga nito. Tatanggi na nga sana si Rice pero mabilis siyang pinuntahan ng iba pang kababaihan sa loob ng grocery store at inaya ng group photo. Si Hector pa mismo ang kumuha ng litrato tsaka ibinalik sa mga may-ari ng telepono. Nang nakaalis na nga, ang ilan ay hindi makatingin si Rice sa binata. Natatakot siyang magsalita ng kahit na ano tungkol sa scenario nila. "Hindi lang pala ako ang nabibighani ng ganda mo. Mukhang may kamukha ka pang kandidata ng beauty contest ha." Pagbasag nga ni Hector sa katahimikan nilang dalawa ng dalaga. "Siguro nga." Tipid na sagot na nga lamang ni Rice. "Kilala mo ba yung sinasabi nilang kandidata? Malamang kilala mo siguro yon, dahil maraming tao na ang nagsasabi nun sa'yo. Siguro kahit noon pa man." Wika nga ni Hector at pinapanood ang bawat galaw ni Rice. "Hindi ako masyadong pamilyar eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng babae. Hindi kasi yun yung interes ko sa buhay." Sagot ng dalaga at tumingin sa gawin ng pinata. Nang matapos mamili si Rice at Hector, ay dumiretso na nga sila pauwi sa bahay ng pinata. Tahimik lang silang pumasok ng mansyon at nagpaalam ang dalaga na magpapahinga muna. Iniayos naman ni Hector ang lahat ng kanilang pinamili bago siya umakyat sa sariling kwarto. Pagkaupo pa lang ni Hector sa kanyang swivel, ay nag-umpisa na nga siyang magtipa para hanapin ang sinasabi nilang Miss Negros. Ngunit laking pagtataka niya nang mapansing walang kahit na anong impormasyon ang lumabas. Bukod sa vital statistics nito at kung saan ito nagtapos ng kolehiyo. Wala man lang, litrato ang sinasabi nilang babae. Kahit ng pangalan nito ay hindi rin nakalagay sa kahit na anong website.
maging ang listahan ng opisyal na kandidata ng Binibining Pilipinas sa hindi pa nakapampubliko. Hindi lingid sa kaalaman ng binata na may hindi tama sa katauhan ng dalagat sa sinasabing beauty queen ng Negros. Pero alam niya rin sa sarili na hindi niya kayang tiisin ang babaeng tinitibok ng kanyang puso. Inilipat na nga lamang ni Hector sa CCTV footage ang view ng kanyang screen. Pinapanood ng binata si Rice na nagmumukmuk sa tabi ng higaan. Ilang sandali pa at nag-umpisa na ngang umiyak ang dalaga, kaya daling pumunta si Hector sa kwarto nito. Agad na niyakap ng binata si Rice, kaya lalong lumakas na nga lamang ang pag-iyak nito. Isinubsob ni Rice ang kanyang mukha sa dibdib ni Hector hanggang sa mabuhos na nga niya ang lahat ng pangamba, takot at sakit na nararamdaman. Panay lang naman ang sabi ng binata ng, "Nandito lang ako." Sabay ang paghagod at haplos sa likuran ni Rice. Nang makakalma na nga ang dalaga, hinayaan pa rin ito ni Hector na kusang magsalita. "Promise me that after I tell you the truth, hindi mo ko ibabalik sa parents ko." Pakiusap nga ng dalaga. Nahihimigan ang binata na mukhang malalim ang ugat ng problema ni Rice. Halata sa itsura nito na malaki ang kanyang problemang tinatakasan. Pero kahit ganun pa ito kalala, hindi naman siya aalis sa tabi ng dalaga. Hanggat kaya niya, pipiliin niyang manatili sa kanyang poder si Rice. Nag-isip nga si Hector kung sasang-ayon ba siya o hindi. Pero para sa kapanatagan ni Rice, nangako siya. I promise. Kahit naman hindi siya mangako, kaya niyang patunayan sa magulang ni Rice na tapat siya at totoo. Ngayon lang siya nagmahal ng ganito. Kung sakali rin namang may hindi magandang ginagawa ang ama ng dalaga, ay handa siyang tumulong at gawin ang kanyang trabaho para sa ikabubuti ni Rice. Magsasalita na nga sana si Rice nang tumunog ang cellphone ni Hector. Mukhang importante ang tawag dahil sinagot agad dito ng binata nang hindi nagpapaalam sa kanya. "Yes, good evening sir." Bati ng binata sa kausap at nilingon si Rice. Nakakaintindi namang umiti ang dalaga sa kanya. "I'm on my vacation sir, kaya hindi po agad ako makontakt." "Yes. Anong name niyo ulit?" "Lima, Alpha, Tango, Romeo, India, Charlie, Echo, Romeo, Uniform, India, Zulu. Is that right, sir?" Tanong pa nga ni Hector. Sumang-ayon naman ang kanyang kausap, kaya muli niyang ibinigkas ang pangalan ng pinapahanap sa kanya. "Beatriz Ruiz Galvez, 22 years of age." "Copy that, sir. Good evening." Wika ng binata at ibinaba ang tawag. Namumutla namang nakatingin sa cellphone ng dalaga kaharap ni Hector, kaya tinatanong niya ito kung anong problema. Imbes na sagutin siya ng dalaga ay pumunta ito sa banyo at naligo na lang bigla. Inisip na lang ni Hector na hindi pa handa si Rice na magsabi ng kung ano sa kanya. Kaya nagpaalam na nga lang siya rito na babalik na nga rin sa kanyang silid at may kailangan gawin. Napahagulgol ng iyak si Rice sa loob ng banyo. Ngayon nakumpirma niya nang umaabot ang koneksyon ng kanyang ama sa bawat sulok ng bansa. Hindi maaaring magka-problema pa, pati si Hector, kung sakaling itatago siya nito. Alam niyang hindi niya kayang maatim sa kanyang sarili kung sakaling mapahamak ang binata. Nang matapos si Rice sa kanyang paliligo ay binalikan nga siya ni Hector para kumain, ngunit nagpanggap siyang tulog. Iniwan naman siya ng binata at bumalik na nga lamang sa silid nito. May mga salita pa itong sinabi sa kanya bago tuluyang bumalik sa silid. Gising buong magdamag si Rice at iniisip kung ano ang tama niyang gawin. Samantalang si Hector naman ay naguguluhan kung bakit pati ang kanilang system ay walang magawang tulong para sa kanya. Sinubukan nga niya pang tawagan ang kanyang kaibigan na si Garrett para sana magtanong kung baka sakaling nakilala o nakita niya ang anak ng kanyang boss. "Gabing gabi, napatawag ka," bungad nga sa kanya ni Garrett. Halata sa boses nito ang himig ng isang taong naistorbo sa pagtulog. "Is there any instance na nakilala mo ang anak ng boss ko? Si Beatriz Ruiz Galvez." Wika nga ni Hector at napasandal pa nga sa kanyang upuan. "Linawin mo yung sinasabi mo." Nakatingin si China ngayon. "Mamaya, isipin na naman ito, may nirereto ka sa akin." Inis na turan nga ni Garrett. Natawa naman si Hector at inaisip na nga lamang kung kailan sila magiging ganun ni Rice. "Wala siyang mukha sa data, kaya kailangan ko ng tulong mo."
Diba, naging kliyente mo na ang boss ko? Nang magkaroon sila ng file case, laban sa lalaking ng basto sa anak niya, baka lang nakita mo yung itsura at pwede mong i-describe sa akin. Paliwanag ni Hector. Chi, huwag kang magselos. Patay na patay sa'yo ang lalaking yan. Dagdag biro pa nga ng binata. Siguraduhin niya lang. Kundi, siya ang mamamatay. Sagot nga sa kanya ni China at napahagalpak nga siya ng tawa. Narinig niya namang iniabot ni China ang cellphone sa kanyang kaibigan. Halos nakalimutan ko na ang mukha nun eh. Pero sobrang puti niya, yung mga mata. Cat eye shape. Yung itsura ng Turkish na aktres, alam mo ba yun? Ganun halos ang mukha nun. Matatandaan kong may mole yun sa bandang ilong. Tapos ang tangis ng ilong at gaya pa nga ng boss mo. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig sa Hector sa narinig. Halos tugma na kasi ang nagiging konklusyon niya sa nangyayari. Ano pa ang natatandaan mo? Narinig nga ni Hector ang binanggit ni China. Lumalaban ng pageant yun ah. Yung Miss Negros ata yun? Parang siya yung candidate na biglang naburan na lang lahat ng picture sa social media. Hello China, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Halos nagtatambol na ang puso ni Hector sa paghihintay ng sagot ni China. Yun ba? Isa kasi siya sa bet kong lalaban sa Binibining Pilipinas. May viral photo nga siya ngayon eh. Yung sa grocery store na may kasama raw siyang nobyo na sobrang guwapo. Teka lang ah, send ko sa'yo. Wika nga ni China at ibinigay kay Hector ang litratong hindi mawawala sa memorya niya. Ito ang picture na siyang kumuha. Nakatayo ang babaeng mahal niya na pinapaligiran ng mga tagahanga. Ang alanganing ngiti ng kilala niyang Rice na paulit-ulit na tumatanggi sa picture taking. Kaya pala. Hello, nandyan ka pa ba? Matutulog na kami ah. Saad naman ni Garrett. Nagpaalam naman si Hector sa mag-asawa at saka ibinaba na nga ang tawag. Muling inilipat ni Hector ang view ng screen pabalik sa footage ng kwarto ni Rice. O mas tamang tawaging Beatriz. Nangunot ang noon ng binata nang makitang walang tao sa higaang inuokupa ng dalaga. Mabilis siyang napatakbo sa kwarto nito at hindi na nag-abalang kumatok. Parang may kung anong sipa sa dibdib ng binata nang matagpo ang wala sa loob ng silidang dalaga. Tinakbo niya kaagad ang iba pang parte ng bahay ngunit wala siyang Beatriz na nakita. Muli siyang bumalik sa kanyang kwarto para tignan ang iba pang footage na kuha ng kanyang kamera. Ngunit, halos kalahati sa mga CCTV ay naka-unplug na. Napansin ni Hector na may sulat na nakadikit sa kanyang pintuan kaya nilabas nga niya ito at binasa. Sana mapatawad mo ako sa desisyon ko. Siguro ngayon ay alam mo na ako si Beatriz Ruiz Galvez na nagpapanggap bilang Rice. Umalis ako sa magulang ko dahil ipakakasal ako sa lalaking hindi ko pa naman nakikilala. At hindi ko gusto, pero mukhang malabo na ang lahat ng plano ko dahil mukhang pati ikaw ay sakop ng tatay ko. Isang direktor ng NBI ang aking ama at sigurado akong maaari kang madamay kung sakaling magkagulo at gamitin niya ang kapangyarihan niya. Hindi ako makakapayag na mapasama ka, kaya palagi mong iingatan ang sarili mo. Kung maaari kalimutan mo na ako hanggang sa muli nating pagkikita. I will cherish all our memories. You will always have my heart in your palms. Mahal kita. Paalam. Hindi malaman ni Hector kung matutuwa ba siya, maiinis, kakabahan, o maiiyak dahil sa ginawa ng dalaga. Gusto niyang mainis dahil hindi ito nagpaalam na aalis kahit pa sigurado siyang babalik na ito sa Negros. Para siyang nakakaramdam ng kaba at lungkot dahil iniwan na nga siya ni Beatriz. Lalo na at halos magmamadaling araw na, hindi ligtas ang posible nitong daanan. Pero may saya sa kanyang kalooban. Alam niyang hindi basta-basta ang beauty queen na anak ni Direktor Lusandro Galvez. Mantakin mong alam nito ang bawat sikot ng galaw niya at taktika, ibang klase. Wait for me, my dearest Beatriz. Naiiling na nga lamang na wika ng binata sa kanyang isipan at tinawagan ng kanyang boss. Pagkatapos nilang mag-usap ng direktor ay agad nga niyang tinawagan ng kanyang ina. Inis pa nga ito nung una, pero lalo lang itong naiinis sa sinasabi niya. I won't back out sa kasalan na gaganapin next month.
I will turn her name into Mrs. Salve. Nakangising wika nga ng binata. Makalipas ang halos 2 buwan mula nang tumakas si Beatrice sa poder ng kanyang magulang para lang hindi matuloy ang kasalan, ay nandito siya ngayon sa harap ng salamin. Inaayusan siya ng isang kilalang makeup artist na hinahire ng iba't ibang artista, mapa-international man o local. Ano ka ba, ma'am? Huwag ka pong sumimangot. Sige ka, mamaya bigla kang magkaroon ng whiteheads niyan. Biro pa nga sa kanya, ni George. Napangiti naman ang bahagyang dalaga. Sa isip niya, ay mahirap pa rin tanggapin na ikakasal na nga siya sa hindi niya kilala at hindi niya mahal na tao. Naiisip din ni Beatrice kung kamusta na ba si Hector na iniwan niya sa Maynila. She decided after 2 years, magpa-file siya ng annulment at magpapakalayo-layo sa magiging asawa niya. Gulat pa nga siya nung sinabi ng kanyang ina na buo ang magiging suporta ng mga ito sa desisyon niya. Her mother plead her to give a shot sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Kaya nang matapos ang pag-aayos sa dalaga ay tumungo na nga siya sa sasakyan na may disenyong bulaklak na kulay bughaw. Ang sabi ng kanyang mommy Herna, ituro ang piniling sasakyan ng anak nito. Para sa kanya, nakakatawang isipin na pareho ng tipo ng kulay ang kanyang mapapangasawa at ni Hector, maging ang brand ng sasakyang pinili niya, ay isa sa paboritong sasakyan ng binatang nagmamay-ari ng kanyang puso. Nakarating sa simbahan si Beatrice na sobrang lutang ang kanyang isipan. Nilalabanan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak anumang oras. This is it, Beatrice. Wika nga ng dalaga sa kanyang isipan. Parang gusto niyang matawa dahil ang kantang paborito nila ni Hector ang tumutugtog ngayon. Habang palakad nga siya sa aisle, napansin niyang may pamilyar sa kanyang paningin. Nakatayo sa dulo ng altar ang lalaking mahal na mahal niya. Nang makumpirma ni Beatrice na si Hector ang lalaking nakasuot ng kulay puting suit, ay hindi niya mapigilan ang maluha. Mabuti na lamang at waterproof ang makeup na nai-apply sa kanya. Kundi, mukha na nga siyang aswang sa kalat ng makeup. Ngumiti si Hector at nagpunas ng takas ng luha sa kanyang mga mata. Panay kasi ang iyak ni Beatrice habang nakangiti sa kanya. Nang makalapit na nga ito, ay nakipagbeso ito sa kanyang sooner father-in-law. Saka iniabot sa kanyang braso ang dalaga. Naramdaman nga ang paghampas nito sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Natatawa naman si Hector sa reaksyon ng kanyang magiging misis. Sa sama ng tingin ni Beatrice kay Hector ay halos magtawanan na nga ang mga bisita. Alam ni Hector na makakatay siya mamaya ng dalaga at imbes na honeymoon ay baka counseling ang mangyari mamayang gabi. Ikaw ba? Beatrice Ruiz Galvez ay tinatanggap na maging kabiyak ni Hector Arthur Salve at nangangakong sasamahan siya sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginawa hanggang sa kamatayan? Tanong nga ng pare sa dalaga. Wala pong choice. I do, father. Sagot ni Beatrice na umani ng tawanan galing sa mga bisita. Napanguso naman si Hector sa isinagot ng dalaga pero inirapan lang siya nito. Humarap naman ang pare sa gawin ng binata at tinanong, ikaw ba, Hector Arthur Salve, ay tinatanggap na maging kabiyak si Beatrice Ruiz Galvez at nangangakong hindi siya iiwan sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, aalagaan at iingatan hanggang kamatayan? I do, father. Nakangiting sagot ni Hector at kumindat pa nga sa dalaga. At ngayon ating nasaksihan ang pag-iisang dibdib niya na Hector Arthur Salve at Beatrice Ruiz Galvez Salve bilang magkabiyak at pinag-isa ng puong may kapal, you may now kiss the bride. Nakangiting wika nga ng pare. Inalis ni Hector ang belo sa ulo ni Beatrice at pahiga, halos ang ginawa nitong halik sa dalaga. Kung hindi pa nga sumigaw ang ibang bisita ay baka hindi pa bibitawan ni Hector ang labi ni Beatrice. At nang araw rin yun, maaari nang ipagsabi ng binata na ang beauty queen
na hinangaan ng karamihan ay kanyang asawa. Siyempre, after sa simbahan, meron nga rin silang pinuntahan na isang garden kung saan nga ginanap ang reception. Ngayon nga ay magkakaharap ang mga magulang ng bride at groom. Tumatawa na nga lamang sila nang malaman nila ang kwento sa nangyari. Na tumakas nga ang babae pero ang nakita nga nito at nakahanap sa kanya ay ang lalaking ipinagkasundo pala sa kanya at doon nga sila nagkahulugan ng loob. Kinikilig-kilig pa nga ang mga magulang nila sa mga kwento ng bride at groom. Sobrang saya naman nila dahil ang talagang itinadhanay ang mga anak nila. At heto na nga ang isa sa mga exciting parts ng buhay mag-asawa na bagong kasal, ang honeymoon. Nagpunta nga sa ibang bansa, sina Hector at Beatrice at sinulit nga muna ang isa't isa. Ngayon ay nasa isang 5-star hotel nga sila sa Bangkok. Gusto nila dito para naman kahit papaano makalayo-layo muna. At habang nasa bathtub nga sila at naliligo nga sa mabulang tubig, nakahawak nga sila parehas ng wine glass. Nag-cheers nga ang mga ito. Pagkatapos nga nun ay inilapag nga ni Hector ang wine glass sa gilid at hinalikan na nga ang kanyang asawa sa leeg. Mahal, nakikiliti ako dyan eh. Hagik-gik pa nga ni Beatrice. Nang biglang may maalala nga ito. Teka nga pala, meron ka pang dapat i-explain sa akin, diba? Hindi natin to napag-usapan nung nasa Pilipinas tayo dahil busy-busy tayo before and after ng kasal. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na nalaman mo na si Rice at si Beatrice ay iisa? Grabe, sinurprise mo na lang ako sa mismong kasal natin ha. Hindi mo ba alam na halos tumakbo na ako at umatras sa kasal na yun kahit nakagown na ako dahil si Hector lang ang nasa isip ko. Yun pala, ang groom at si Hector ay iisa. Naku, mabuti na nga lamang at naisipan kong ituloy. Kung hindi, lagot ka sa akin. Natawa na nga lamang si Hector. I just wanted to surprise you. Gusto kong makita yung reaction mo. Ikaw naman kasi, tinakas-takasan mo pa ako. Nalungkot din tuloy ako ng araw na yun. Saad pa nga ng lalaki. Pero sa ngayon, na okay na ang lahat. Pwede bang paisa na muna? Dahil miss na miss na miss na miss na talaga kita. Saad pa nga ni Hector na tila nang aakit. Napatawa na nga lamang si Beatrice. Hey naku, bahala ka na nga dyan. Sabay, pinatay na nga nila ang ilaw ng hotel room at sinulit na nga ang isa't isa at pinaramdamang init ng pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal na ngayon ay wala na ngang halong pagpapanggap, pagkukunwari at pagsisinungaling. At nangako nga sila sa isa't isa na ngayong mag-asawa na sila, hindi na nga nila iiwan ang isa't isa at nangangakong never na nga silang magtatago ng kahit na ano at magsisinungaling. Mabilis ngang lumipas ang panahon. Mommy, si Trice po pinapakialaman na naman yung makeup ni Lola Lauren. Sigaw ng pangatlo na anak ni Beatrice. Si Hector naman ay kanina pa nagtatrain kay Helion at Helix na siyang nangangarap na sumunod sa mga yapak niya. Matapos ang ilang taong pagsasama ni na Beatrice at Hector, nakabuo nga sila ng isang malaki at masayang pamilya. Apat na lalaki na nais maging direktor gaya ni Hector at isang babae na talagang manang-mana sa ina ni Beatrice. Napapailing na nga lamang si Beatrice habang nakatingin sa kanyang masaya at mapagmahal na pamilya. Nilapitan ni Hector ang kanyang misis na karga ang kanilang bunsong anak. Humalik ito kay Beatrice at yumakap sa asawa. Agad namang nagpuntahan ang kanilang mga anak para makayakap din sa kanilang mag-asawa. Amoy pawis kayo! Angil nga ni Beatrice at nagtawa na naman ang kanyang asawa at mga anak. Diyan ka nga naaakit sa akin eh, pabirong wika ni Hector. Napailing na nga lamang si Beatrice dahil sa sinabi nito. Totoo naman kaya, wika pa nga nito. Nakakalima na tayong anak pero yung kayabangan mo, nandyan pa rin. Niwing tura naman ni Beatrice at napanguso si Hector. Ayaw mo na siguro sa akin. Malungkot pa nga na saad ni Hector na kunwari ay nagtatampo.
kaya pati ang kanyang mga anak ay napangiwi na nga lamang din at umarteng nasusuka sa kaharutan ng kanilang ama. Kahit kasi idolo ng mga lalaking anak ni Beatriz ang kanyang ama, nasusuya pa rin ang mga ito sa tuwing umaarte itong parang bata sa harap niya. Samantala, kahit na nga kasal na ang dalawa, natupad naman ni Beatriz ang sinasabi niyang mga pangarap na dapat nga ay matagal na raw niyang nagawa. Nakapagtapos nga ito sa kursong gusto niya at na-apply din niya itong trabaho na to dahil salitan nga sila ng kanyang asawang si Hector sa pag-aalaga sa kanilang mga mababait at cute na chikiting. Sobrang saya at kontento na nga sila sa buhay ngayon. Wala na nga silang kailangan pa na taguan, takasan, o kung ano man. Some people say it's quite normal for men to act like a child whenever they're with someone na talaga namang mahal nila. And of course, isa sa mga katotohanan na hindi nag-i-stay ang version ng isang tao. Kaya sobrang grateful ni Beatriz to have Hector by her side, lalo na sa pag-iiba-ibang version niya. Parang sa ganito, excited nga siya parati sa mga mangyayari sa kanyang buhay. I love you, babe. Wika nga ni Beatriz at hinawakan ng pisngi ng kanyang mister. Bahagya rin siyang hinalikan ng lalaki sa tungki ng ilong nito. Napangiti naman si Hector dahil sa ginawa ng kanyang misis. Hahalikan na nga sana niya ito nang pumagit na si Trice. Daddy, sabi ni Tito Garrett, bawalan ka raw na sa kakakis kay mommy kasi marami na raw po kami at baka maghirap daw po tayo. Inosenteng saad ng bata. Natawa naman si Beatriz sa sinabi ng kanyang unika iha. Samantalang nainis naman si Hector sa sinabi ng kanyang anak. Sa isip niya ay minumura nga niya ang kaibigang abogado dahil sa kung ano-anong tinuturo nito sa mga anak. Tinawag nga ni Hector ang isa sa kanilang kasambahay at ibinigay ang kanyang bunsong anak dito. Nagtataka namang napatingin si Beatriz sa kanyang asawa. What are you? Hindi na natuloy pa ni Beatriz ang kanyang sasabihin dahil umere na ang kanyang katawan sa lupa. Inilapit nga ni Hector ang kanyang bibig at sensual na bumulong sa kanyang asawa. Massage po sana. Pagod ako sa training kaya dapat pagod ka rin. Sa ibang paraan nga lang, wika nga nito habang nakangisi. Parang bagong kasal naman ang pakiramdam ni Beatriz dahil sa pumumula ng kanyang mukha. Mahinang hinampas niya sa dibdib ang kanyang asawa pero kumindat lang ito sa kanya. Daddy, na paano po si mommy? Tanong ni Helion. Napatingin naman ang iba pa nitong kapatid sa gawin nilang mag-asawa at parang deputy director ng NBI kung makalisik ng mga mata. Gagawa po si mommy at daddy ng thesis. Natatawang saad nga ni Hector. Sabay-sabay na nga lamang na napatango ang mga anak at halos sapuin na lang ni Beatriz ang kanyang noo. Thesis ang terminology na palagi ang gamit ni Hector sa tuwing gusto nitong masolo ang kanyang asawa. Sa isipan ni Beatriz, Hector hasn't changed a bit. He never fails to amuse her in every single day. So this is how love works, isn't it? Masaya at puno ng kamisteryohan. At dito na nga nagtatapos ang kakaibang kwentong pag-ibig nila Beatriz at Hector. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Lynn Lee, Merly Lynn, Neva Fajardo, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Rex Roy, Loida Nankil, Anita Hernando, Erlinda Chong, Helen Morillo, Leonisa, Presbyteros Rose, Teresa Bulie, Juliet Panlilio, Jenjen, Jean Castillo, Merlin Socorro, Romana Gorospe, Jenny Lynn, Chu, Julie, Juliet Caday, Norma Abeliera, Grace Cubar,
Lenny, Merlilin, Imelda Forteza, Dory, Buena Seda, Prince, Jesusa Celino, Presti, Felicita, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.